Hello, what's up, Boss Jay? Ichi-ichi Boss Jing, sa magandang araw sa inyo. Nga pala guys, shoutout na lang natin ang mga nabibigyan ko ng mga pa-giveaway through GCash at through email dito sa ating YouTube content guys. At saka syempre, shoutout na din kay Gerald Fajardo, ang napili ko ngayong araw na mabigyan ng pa-giveaway natin. At saka kung gusto nyo pala nga sumali sa mga pa-giveaway natin guys, punta lang kayo sa description para makita kung paano kayo manalo sa pa-giveaway natin araw-araw guys. At saka syempre, by the way, tara simulan na lang natin humalakak. Let's go! Alam ako, ipinaglaban ang tama hanggang kamatayan. Wow. Bobo ka ba? Buenas ka. La, nangyari. Di ba yun yung nilalagay sa pilit mata guys? Bakit nilagay nila sa likod? Oh, hell no! Ina? Oh, shit! Halos nagdadasal na yung dagano, no? Para hindi siya makita ng pusa. How many seconds are in a year? Probably over 2,000? 12. What? 12 seconds. How? Oh, never mind, now I get it. Do you get it? Yeah. Go on. 12 seconds. Idiot. How do you get it? I don't know. Lutang ang hanap. Yung tipo akala mo, alam niya na yung sagot, no? Pero hindi pala. Like, yeah. Lo. Ginagawa. Inarga sa van, hanap. Gago tol, seryoso gago to sa o gago tol. Gago tol, seryoso gago. Arkada nga naman. Arba, Inidap yung barkada nila, no, na wala siyang kamuang-muang. Iba talaga ang mga barkada, no. Yung tipong ayaw ka na palabasin ng magulang dahil napaka-stricto nila sa'yo. Pero yung mga barkada mo, nakaisip sila ng paraan para makasama ka. Kaya yun, kinarga tuloy siya ng ginaoras. So yun nga, sabi ng mga animal, ba't di daw kami mag-research kami mga loyalista ni Marcos sa panahon ni Pangulong Ferdinand Marcos. Yung mga tanga, mga animal, ginigigil nyo na naman ako. Kung bobo kayo, huwag nyo kami damay. Kasi ang utak namin, pang heavenly body. Wow. Ginigigil nyo na naman ako. Itong ginawa namin mag-research dati, ha? Kasi ng panahon ni Cory hanggang panahon ni Panot, pinagduldulan nyo sa amin ng storybook na walang kakwenta-kwenta na kayo-kayo lang din gumawa. Tama. So ang ginawa namin, nagtanong-tanong kami sa mga lolo, sa mga lola, mga tito, mga uncle na nakaabot ng mga panahon ni Marcos hanggang yes, Marcelo yes. Hanggang matapos, hanggang mapatalsik si Pangulong Ferdinand Marcos. Tapos, binalansin namin. So, ibig sabihin, iba ang sa history book at iba ang mga binigay na impormasyon ng mga buhay na tao. Ganon mag-research. Therefore, I conclude po, ang ina mo, ang bobo-bobo nyo, animal. Huh? Karamihan kasi yung mga may ayaw sa mga Marcos, yun yung mga nabayaran din eh, minsan. Tsaka syempre, yung mga walang kaalam-alam sa mga research nila na kung anong nangyari talaga nung panahon ng martial law at saka nung panahon ng Marcos talaga, guys. Ewan ko ba kung bakit ganon yung mga taong ibang Pilipino, no? Ang kikitid na mga utak, no? Di nila alam mag-research kung ano talaga ang nangyari noon at saka kung ano talaga yung mga pinaggagawa ng mga dilawan na yan. Guys, isipin ninyo ha, itong si Ninoy Aquino gusto niyang illegalize ang Communist Party of the Philippines. At inamin niya sa isa sa mga interview niya na meron siyang connection sa mga komunistang ito. President Marcos declared meron naman palang connection ng mga komunistang na itong hayop na to eh, kaya martial law to protect the country from these communists. At alam niyo ba kung ano ang sinabi ni Ninoy Aquino sa kanyang speech? Hello. Sabi niya, "Dear Mr. President, if you will not leave your martial law, there will be bombs bursting in Manila." So, when Ninoy Aquino died, his wife, Cory Aquino, became the President of the Philippines. And hulaan nyo kung ano yung ginawa niya. Pinalaya lang naman niya ang mortal na kalaban ng bansa natin, ang leader ng NPA na si Jose Maria Sison. Ngayon, ang dami mga criminal simula nung umpo siya eh, no? Ang tanong ko,
Bakit ganito ang nakasulat sa libro? Naging ina ng demokrasya si Cory Aquino nang magbuwis ng buhay si Ninoy Aquino, mga bayani ng lahi, tunay na modelo. Anong pinagagawa nila? Bakit yun yung mga nakalista sa mga libro? Wala namang katotohanan. Lang yan naman yan. Wait, wait lang ha. Paano naging bayani at modelo ang mag-asawang ito? Ang lalaki gustong illegalize ang CPP. Ang babae, pinalaya ang leader ng NPA. So, what paano naging bayani at modelo yung dalawang to? Ang nakasulat sa libro na ito ay hindi tumutugma sa tunay na nangyari sa nakaraan. Hindi ito ang tunay na kasaysayan, guys. Dapat ganito yung nakalagay sa libro na ito eh. Naging puppet na president si Cory Aquino. Naging leader ng teroristang grupo si Ninoy Aquino. Mga salot ng lahi. Grabe, marunong din to pala mag-research eh, no? Dami ding alam, wala akong masabi. Tunay na mga bobo, yan dapat. Tapos ngayon sila ang taranta dahil tatakbo sa pagka-presidente si Bongbong Marcos. Sinasabi nila na baka baguhin daw ng mga Marcos ang kasaysayan ng Pilipinas. Hello! Ang totoo, kayo ang tunay na nag-revise ng kasaysayan ng Pilipinas. Kayo ang pumeke ng kasaysayan ng ating bansa. Grabe din naman talaga kasi eh, no? Ang daming nabulag talaga nung panahon natin, itong panahon natin talaga yun, guys. Dahil mga karamihan batay kapag sinabi na martial law, talagang takot na takot sila. At saka lagi nilang naiisip agad na Marcos agad yung may pakanano. Saka hindi naman talaga mangyayari yun eh, kung talagang walang panggulo dito sa ating bansa, guys. Kaya ninyo, binago ninyo ang kasaysayan ng Pilipinas para isipin ng mga susunod na henerasyon na kayo ang mabuti at ang mga Marcos ay masama. Pero hindi naman talaga yan ang tunay na nangyari. O diba, nakakatawa kayo ngayon? Lahat kayo tulong-tulong para mapabagsak si Bongbong Marcos. Politiko, abogado, artista, media, tulong-tulong kayo. Pinagtutulungan ang mga hinayopak. Ano kaya mangyayari sa kanila kapag nanalo talaga si BBM, no? Pero totoo lang naman talaga, sure win naman na talaga eh. Pero depende nga lang kung talagang dadayain siya. Pero kapag dinaya siya, ay nako, doon nila makikita talaga ang mga people's power na mangyayari dito, guys. Kahit yung tipong hindi ka taga Maynila eh, talagang pupunta ka sa Manila para mag-rally, no? Iyo para masira ang image ng mga Marcoses. Pero mga bobo lang talaga ang maniniwala sa inyo. Pigilan nyo man at iwasan, malapit na ang nakatakdang pagbagsak ninyong mga dilawan. Tandaan ninyo, ang kasamaan ay may katapusan. Buti pa yon, grabe, salut ako dun kay Kuya dahil isa siya sa pinakahusay na mag-research dito sa social media. Tsaka syempre, yung mga dilawan ngayon, bagsak na yan. Tsaka syempre, pinalitan na din nila ng kulay pink. Anong kala nyo, malaloko nyo pa din kami kahit mag-iba kayo ng kulay, ganon din kayo, magsama-sama pa din kayo. Damaga tay! Ayan, si Tatay, tatanungin natin, no? Tay, dahil malapit na eleksyon, Tay, sino napupusuan mo sa mga... Yung iba, hindi pa naman official, eh. Bongbong Marcos ako. Yeah, wow, Bongbong Marcos. Nice. Sa araw, ha, militante ako, ha, kwento lang. Nung high school ako, maraming palabas ito si Noy-Noy. Puro mga kagaguhan lang pala. Mababasa mo na ngayon sa... Facebook eh. Halos lahat na vulgar na talaga sa social media yung mga pinaggagawa nila, mga kalokohan noon, guys. Mga boplax lang talaga yung mga maniniwala sa mga kayupan nila. Ah, alam mo na ang kwento ng Marcelo. Kaya binagsak gawa ng kinakalaban si Marcos. Kaya masasabi ko lang, 65 na ako, ha. Bongbong Marcos lang. Ah, so naabutan mo talaga yung Marcelo. Talaga ang Marcelo kung paano ko may hampasin. Totoo, ayaw na. Ano yung Marcos. Ano, Tay? Ano yung experience nyo? Oh, nandun yung binabayo kami ng bullet. Oo. Sa Loton. Oo. Nandun yung hinahampas kami. Oo. Binabato kami ng parang molotov na para mahilo kami. Oo. Talagang nung araw, galit tayo kay Marcos. Masama. Pero hindi naman pala siya may utos noon. Puro kaliwa, puro mga dilawan din. Hindi naman sino nagpasabi ng plaza. Hindi naman kaya talaga ni Ferdinand Marcos yun na gawin sa mga tao eh, no? Dahil mahal na mahal niya. Halos meron pang lumabas na video na nung madaming nagrarali, pinabayaan na lang nila dahil ayaw nilang masaktan yung mga tao. Dahil alam din ni Apolacay na hindi naman nila kasalanan kung ba't sila nagrarali, kundi dahil binayaran lang sila para pabagsakin siya. Anda, nalaman din, si Binigno Aquino. Oh? Walang niya eh. Ha?
Ito mo, sabi ni Chris, hindi, para sa akin, hero ang tatay ko. Ano nakalagay sa Facebook? Hindi mo alam, ang tatay mo, hari ng komunista, hari ng NPA. Okay. Ewan ko ba kung nagmamangmangan dati si Chris Aquino eh. Actually, alam naman niya yun sa mga pinaggagawa ng mga tatay niya. Imposible naman kung hindi niya, guys. Kaya kita mo, ang daming galit ni Marcos. Kaya nalaman na nila. Kasi may kasi social media noon, na. Binubulag na kami. Mm-hmm. Hanggang ngayon, binubulag. Kita mo, na 44 years na nalaman na itong mga oligate na Lopez. Kita mo ngayon lang nabuhag. Sila pala ang mga kumaano sa komunista. Mga baka. Kaya kita mo, mga fake news sila. Kita mo nalaman ng Tadong Lopez. Nasa na? Amerikano ka, dito ka nagtatrabaho. Kita mo, kung hindi kay Duterte. Wala akong Duterte. Maniwala ka, mula nung kay Marcos, hindi ako pumoto. Na Ramos, nag-Aquino, nag-Gloria, nag-Joseph, nag-Doyno, nag-Duterte. Hindi ako pumoto. Ngayon po sakali, ngayon lang ako magpapalisto. Gusto ko i-boto si Marcos. Kasi alam natin talaga, matibay si Bongbong Marcos. Legit to na solid ka-BBM to, tsaka mga Marcos talaga. Si Lolo ang isa sa pinaka-loyalista talaga ng mga Marcos, guys, no? Grabe, hindi siya bumoto simula nung napinatalsik si Ferdinand Marcos, tapos si ngayon lang siya boboto. Grabe, ang tagal na din eh, no? Oo. Hindi na kailangan, ano yan, yung tinatawag na i-memorize. Pacquiao, napakakapal naman ang mukha mo. Isko, napakakapal mo. Lubredo. Napakakapal lahat kayong basahan. Lalo grabe kapag nanalo si Manny Pacquiao, no? Anong mangyayari kaya sa Malacanang? Magpapatay siguro nung boxing court, no? Para wala nang usap-usap kapag may nagalit na tsaka may nagkakaawayan na punta na lang sa ring at dun sila magsuntukan, no? Wala nang usap-usap, no? Bongbong Marcos lang matibay. Wala akong inaano, ha? Yung sinasabi ko lang sa'yo, yung sabi mo ko, experience ano yung, mo. Experience na naramdaman ko. Wala na. Buti nga nag-Duterte pa eh. Kung hindi nag-Duterte, wala. Tatay tayo. Sirang-sira na. Wala, totoo yan. Wala, pero hindi ako Duterte ha. Sinasabi ko lang yung nangyayari. Ayun. Pero Bisaya ako. Bisaya po ka? Bisaya ako. Asa man ka dapat? Akong inahan sa Cebu. Tarkar, akong ama sa Davao, Bunawan. Purong Bisaya, pero dako ko Maynila. Grabe, taga-Bisaya din pala si Lolo, no? Ang layo niya magtrabaho para lang may tuwid ang kanyang buhay para magsumikap pa, magtrabaho sa Manila para sa kanila. Pero sa totoo lang, napaka-loyal talaga ni Lolo kay BBM, no? Legit na legit! So, yun lang, guys. Sana nagustuhan niyo ang videos natin ngayong araw. At sana huwag niyong kalimutan na mag-like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel, ha? Para lagi kayong updated sa mga videos natin na nilalabas. At saka punta lang kayo sa description, guys, kung gusto niyong manalo sa mga pag-giveaway natin na para sa inyo. So, yun lang, guys. Yung next video na lang ulit. Peace out!